maswerte kakaroon ko ng isang pamilya. Ilang bang inahanap mo? Pwede ka maging partay ng pamilya ko. Totoo bang si Tristan hawak na ni Sandrino? Ikinulong nyo kami dito tapos si Tristan hindi nyo napigilang mapunta sa Supremo? Sabi ng Supremo, makakalaya na kayo. Pinapalaya niyo pa talaga kami? O meron kayo ibang gustong gawin sa akin? Irene, salamat na lang tayo kay Tristan. Kailangan kong umalis. Hindi nila ako pwede makita. Jacinta, kailangan natin mag-usap. Hindi muna ngayon. Jacinta, sa gitna. Jacinta, di nangyari sa'yo. Anong pinag-uusapan nila? Inaalok ni Tristan ng Supremo na maging parte ng pamilya niya. Itulak mo pa si Sandrino na may maramdaman siya sa'yo. Bakit magalit na galit ka sa kanila? Dahil gusto nila akong patayin. Dahil ba ito sa propesiya? Ang sabi mo sa akin, makapangyarihan ka. Pero takot na takot ka sa isang propesiya. Gabay ang propesiya, Tristan. Hindi ito binabaliwala. Bakit mo hahayaan na kontrolin ka ng isang propesiya? Kung magsalita ka, parang wala kang kinakatakutan. Mayroon din akong kinakatakutan. Pero hindi ang pangitain o isang hula. Dahil ang kilos at desisyon ko, yun ang magtatakda ng buhay ko. Tingnan natin kung saan kadalhin ang paniniwala mo niyan. Kailangan natin makabalik sa headquarters. Kailangan ko makausap si Jacinta. Sandali. Babalik ka sa mga kasamahan. At kapag may nagtanong, hindi mo alam ang nangyari kay Ellie. Sandrino. Naisip ko. May iba kang ipinapakita sa akin. Iba dun sa halimaw na sinumpa akong patutumpahin. Nung gumawa ng mga masasaklap na bagay sa akin at sa mga kasamahan ko. Iba na ay pinakita mo simula nang malaman mo na magkapatid tayong dalawa. Nagpakilala ka sa akin. At ngayon gusto ko naman na ako magpakilala sa'yo. Ano nasa isip mo? Samahan mo ako bukas. Saan ako lumaki. At tayong dalawa lang. Sa San Isidro magpunta nila. Pupuntahan ba natin sila? Wala ito sa napag-usapan namin ni Tristan. Pero hindi dapat tayo sumunod. Pero mali ah. Baka naman doon kagatin na Supremo si Tristan. Baka mas lalo na ikapahamak ni Tristan kapag nalaman ni Sandrino na nandun tayo. Ang importante ngayon na mamonitor natin siya. Ibigay natin kay Tristan ang desisyon na to. Alam niya ang ginagawa niya. At napatunayan niya na iligtas niya ang mga luna.
Sana magtagumpay tayo sa mga plano natin. Para magkasama na rin tayo. Sinta, bakit di mo sinasabi sa akin ang nangyari sa'yo? Sinta! Sinta! Basta maniya. Hindi ako susuko hanggat hindi ko nang kuha ang loob ng Supremo. Mag-iingat ka dyan. Magkikita pa tayo, Tristan. Nagagawa mo ng maayos yung mission mo. Dito ka lumaki. Dito ako pinalaki ng tatay ko. Dito niya na rin ako tinuruang lumaban. Dito na rin sa ipinuro nung namatay siya. Dito rin nagsimulang mabuong galit ko sa mga pampira. Sa mga bampira dahil pinatay nila ang tatay mo. Anak, tawag mo na! Tumama ka na! Tay! Tay! Niligtas ako ng tatay ko sa mga bampira. Kundi dahil sa kanya, wala na ako ngayon. Kailan nangyari yan? Apat na taon na. Anong lugar ito, Tristan? San Isidro. Kung nasaan sina Mateo at Lia. Nasa San Isidro. Nalayo man ako sa lugar na to. Malinaw na malinaw pa rin ang alaala ko. Sa buong katawan mo. Lason, nadala ng kagat ng bampira.
ako kakampi. Hindi na ako nagdududa. Para sa mga kinikilos mo. Pero hindi ko pinansin niya. Kahit binigay ni Samantha sa iyo ang buong tiwala niya. Natutulungan mo kami sa aming paniniwala at naglalaban. Para hindi magtagumpay si Sandrina. Para protektahan ng mga mortal laban sa makasamaan. Para magtagumpay ang kabutihan. Hindi pa rin nagbabago. Theodore, hindi ibinuwis ni Samantha ang buhay niya. Para lang baliwalain ko ang lahat na mga ipinagdalaban niya. Ang lahat na mga pinagdalaban natin. Kaya sana, kahit na napakarami mong tanong, na hindi ko masagot sa ngayon, sana piliin mo pa rin na paniwalaan ako. Dahil hindi ako kalaban, Theodore. Hindi ako kalaban. Hindi niyo nalang tapusin ang pagpapahirap niyo sa akin. Mama. Hindi mo ako mapapaamo. Kaya patayin mo na ako. Huwag mong sabihin yan. May paraan pa. Hindi mo kaya. Ano? Mahina ka? Huwag kang maging mahina. Maging isang kahihiyan. Isa kang malaking kabiguan sa tatay ko! Hindi ako duwag. Hindi na ako ang nanay mo. Huwag mong sabihin yan. Hindi kita kayang saktan. Hindi ko kayang saktan ang mga mahal ko. Kung totoong mahal mo ako, hindi mo ako pahihirap. Kasing nila lang ang gagawa, no? Nakita akong bangkay ang tatay ko. Nagalit ako sa sarili ko. Naisip ko na sana hindi na lang niya ako iniligtas. Dahil mas kailangan siya ng pamilya ko. Jake! Anong nangyari? Nagawa mo bang... Pagpatay na lang!
Kasi kitang-kita ko sa mata niya na lumalaban pa rin siya para sa akin. At alam mo, kahit masakit, alam ko tama siya. Na nakikita kong nahihirapan na rin siya. Simula nun, naging misyon ko na ang humanap at kumalaban ng mga pampira. Hello, Tay. Malia, alam ko may importante kayong misyon ni Tristan. Pero kailangan mong pumunta dito sa LLU. Sige, Tay. Papunta na ako dyan. Kaya nahihirapan din akong tanggapin ka. Pero alam ko pa rin naman na may mga mabubuting pampira. Sila Kael. Sila Lemuel. At si Samantha. Pero ang tanggapin ka bilang kapatid. Ikaw ang nagpapaalala sa akin ng mga pampirang pumatay sa tatay ko. Ang masasamang pampira. Yung ginagawa ni Tristan, pinagplanuhan la ni Malia yun. Sinasadya talaga lang maging malapis Tristan kay Sandrino. Akala ko ba kaya hindi namin kasama si Tristan ngayon? Kasi kayo ang magtatago. Prof, ang gulo-gulo na. Ayoko na ng ganito. Betty, iba na ngayon. Paano iba? Kaming pamilya niya ang poprotekta sa kanya. Meron kang bagay na hindi alam. Si Tristan ay kapatid ni Sandrino. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin. Tristan, alam mo ba na si Malia ay naulila rin sa murang edad? Ako ang pumatay sa mga magulang niya. Hindi ko kilala kung sino ang tunay na ama ni Tristan. Pero ngayon sinasabi mo, bampira. At yung bampirang yun, ang tatay din ni Sandrino? Kaya't gustong maging malapit ni Sandrino sa'yo. At kay Tristan, dahil gusto niyang hawakan si Tristan. Hindi ko maintindihan. Prof, hindi ko ito maintindihan. Betty, tanggap na ni Tristan kung ano siya. Pero iba na ngayon. Ginagawa lahat ng paraan ni Malia para tapusin ang lagim ni Sandrino. At lumalapit siya sa Supremo dahil... Dahil binibigyan importansya ng mga Supremo si Tristan ngayon. At gagamitin ni Tristan ng opportunity na yon. Baka tumubok ang puso ng Supremo. At kapag nangyari yon, maaari nang tapusin ni Malia ang Supremo. Pinahalughog ko ang lahat ng lugar na pwedeng pagtaguan ng pamilya ng bagong itinakda. At isa itong sa isido sa mga lugar na yan. Labing apat na taon na rin ang nakalipas. Sumugod ako dito, Tristan. Kasi
kasama mga kampun ko.